it's Ceci V, and for today's video, ayan, as you can see, meron tayong mga milk tea dito, which is etong Macau Imperial Tea, and alam nyo ba guys na meron silang newest branch dito sa may Santiago City, sa may Robinson's Place, Santiago City, which is located sa may bandang ground floor, and eto yung place. Ayun nga, as you can see, sobrang haba ng pila, as in dinadayo, kasi alam nyo ba, buy one get one sila ngayong opening nila. So decide kaming i-take out na lang at gawin na lang etong review namin sa may Macau Imperial Tea dito sa bahay. And of course, hindi lang ako ang nag-iisang titikim sa mga milk tea na to, kasi meron tayong special guest ngayon. Kasama ko si, as usual, si Miss Rhea May. And meron tayong bagong-bagong mukha. Wala pa! Ay, wala pa. Sige. Meron tayong bagong-bagong mukha na makikita. Mukha bang bago? Kahit okay. Mukhang luma. Wow! Ano nga? Luma. Si Miss Casey Cabuyano. Ay. So, bale, nakikita nyo, apat tong milk tea na sa harap namin. Pero tatlo lang kami. So, ibig sabihin, yung isa paghahatian namin. Pero guys, huwag nyong gagawin yun na isa, tapos marami kayo. Guys, dapat, isa, isa to isa. Mm-mm, tama yan. Diba, Casey? Siyempre, kahit sino, ayun nung may kahati. So, ano, start nyo tayo. So, kagaya nung sinabi ko kanina, diba, buy one, get one sila. So, dalawang... Dalawang chestnut cocoa and dalawang dalawang cream cheese Oreo milk tea. At saka dun sa may kwan pala, sa may pearls niya, hindi yun kasali, yung price ng pearls is hindi kasali dun sa may naka ay add-ons. Oo, add-ons. So, bali guys, may binigay pala silang brochure, which is eto, hawak ko. Tapos, nakalagay dito lahat ng mga, ano nila, flavors and prices, ganon. So, babasahin ko ba ito isa-isa. Isa-flash ko na lang dyan sa screen etong hawak ko na brochure na to para ma-inform naman kayo kung ano yung mga flavors na ino-offer nila at saka yung mga prices. So, ayun guys, mag-try na tayong uminom ng mga Macau Imperial Tea na to. Kung pasok ba sa panlasa. Ano to? Ah, cream cheese Oreo. So ito yung itra-try mo. Ikaw, oh, time. Ako din, ito din itra-try ko. Hindi, wag na tayong mag-straw. Paano yung pearl? Ay. Oh. Oh, ano? Pero sayang kasi magbubutasan. Ay, may butas naman ng mata. Oh my god. Amoy ko kanina, amoy bago. Ang bango. Pero ito, ito sana ako lang bago mabango. One, two, three. Cheers. Mm. 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 Ano masasabi mo? Ang sarap. Wala akong masabi. Ang sarap talaga. Ano siya? Di ba yung mga ganito usually parang sobrang tamis yung iba pagka ganitong flavor. Pero hindi siya ba tamis? Kaya mong ubusin to. Nakikita ka na uumay.
Kahit nga ako ni, ubusin mo na apat na ganito, oo, kaya. Oo, hindi siya nakakaumay. Kasi ako, mabilis lang ako maumay. Ganun? Oo, hindi naman sa lahat ng bagay. Sila nauumay sa akin. Ay? Ay! Pero mas masarap pag mas malamig. Mm-mm. Hindi na kasi masyadong malamig kasi nga tinake out namin talaga. Sobrang daming tao kanina. As in yung pila eh hanggang dun na sa labas. Ay hindi lang, alam mo dun sa may kwan? Sa may escalator. Mm-mm, hanggang dun na. Diba ito yung, ganito, sa may ground floor, ito yung Robinson. Tapos, Robinson? Ito yung Red Ribbon. Ayun naman kasi. Sa mga ito yung Red Ribbon. Ito yung Red Ribbon, tapos tabi lang ng Red Ribbon. Tapos, di ba dun sa Red Ribbon, tapat niya escalator. Hanggang dun yung pila. Mm-mm. Sobrang dami. Ay, tabi ba ng Red Ribbon yan? Mm-mm. Yung ano? Kakasabi ko nga siya. Yung healthy cravings dati. Oo. Ay, oo, doon. Mm-mm. Mm-mm. Wala na ibang masabi. Puro masarap. Kasi masarap talaga, guys. Try nyo. Pero ako, aminado, first time kong itry itong kwan, Macau Imperial. Eh, first time lang kasi dito. Mm-mm. Dito sa Santiago. Mm-hmm. Kaya, buti nga nag-branch out sila eh. Tapos yung place pala nila, di ba, nakita nyo naman, ang aesthetic, di ba? Pero ang kwan lang kasi, masasabi ko lang, eh, di ba nga, dinadayo yon. Siyempre, dadayo yun talaga kasi masarap. Ay, oo, masarap. Pero kwan, medyo limited lang yung space. Pero okay rin naman, kung talagang gusto mong makatikim ng masarap na milk tea, edi pwede bang mag-take out? Oo. Pero more on lahat kasi halos lahat kasi na nagmi-milk tea, gusto yung tambayan, yung mga estudyante. Pero kanina for take out na, wala nang nag-chill doon. No choice. No choice na eh. Hindi. Kasi madaming tao. At saka, kwan kasi nila, opening. Mm-hmm. First day pa lang nila. Normal lang yun. Magkano to? One. Yung kwan, ito yung chestnut ko kwa, 100... Four. Wait lang. Dalawa lang size nila. 155 plus 20 na yung add-ons ng black pearls. Mm-hmm. Tapos, ito namang cream cheese. Hala? Ayun o. Cream cheese or your milk tea. Yung cream cheese or your milk tea. 160 plus 20 na add-on sa black pearl. Pero kahit ganun yung price, worth it talaga as in. Tsaka mahal naman kasi talaga yung ano? Packaging pa lang eh, pwedeng-pwede mong iulit, pwede mong maging tumbler to eh, di ba? Pero ano, syempre pag estudyante ka pa lang, masakit talaga sa bulsa. Pero kung gusto mo nga talagang makatry ng ano, milk tea, di pag-ipunan mo. Ganun lang naman yun. Tsaka mas okay nang i-reward mo yung sarili mo kasi sa ibang tao mo binibigay. Ayun na kayo. Saka isa pa eh, Kwan. Lalo ngayon, di ba, Kwan na, sem break na. Siyempre, i-reward mo yung sarili mo kasi congrats. Natapos mo ang 37. At sana nakapasa kayong lahat. Tayo, malam. O ayan, ipapakita ko sa inyo yung kung gaano kadami yung pearls at saka yung Oreo niya. Kung makita nyo. Focus ba? Mm-mm. Ang daming pearls, no? Ang dami ko na nakain, ang dami pa rin. 30 pesos, oo. Parang hindi naubos, no? Buti nga hindi siya matamis. Pero kung yung, alam mo yung ice cream na cookies and cream. Pag gano'n yung flavor, hindi ko kaya kubusin. Ako nga kanina, nagdalawang isip pa ako kung ito yung orderin ko. Kasi hindi ako mahilig sa Oreo. Ay, alam ko na. I-rate natin itong packaging nila. From, 1 to 10. 1 yung pinakamababa and 10 yung pinakamataas. So, para sa akin, itong packaging nila is, out of 10, 10.5. Hindi, ang ganda kasi talaga, di ba? Instagrammable. Tsaka yung iba eh, nayuyupi kasi ay, di ba? Mm-mm. Yung parang nabibitak na eh, gano'n. Matibay siya. Oo. Matibay. Buti pa ito matibay. Relasyon yung nyo hindi. Yung relasyon nyo hindi. Ikaw. 10. 10 daw. 10 din. Kasi, yun nga, mapapakinabangan mo. Ulit. Kahit na nagamit mo na gano'n, mapapakinabangan mo pa. Ay, alam. Ito rin naman sa lasa, i-rate natin siya ulit from 1 to 10.
Para sa akin, itong cream cheese or yung milk tea, 10 talaga, as in. Kung pwede lang sobrahan, so sobrahan ko pa. 11, 11.5. Ang sarap talaga, hindi ka magsasawa, totoo lang. Ikaw. 10.5. 10, perfect. Perfect 10. Tapos. Yun. Ikaw. Speechless. 100%. 1 to 10 nga. 100%. Magkapares kami ng ano? Sarap. Masarap. Nung sarap. Ininom. Oo. Masarap kasi siya. Ano ulit? Masarap. Paano ulit? Masarap. Hindi siya nakakaumay. Nakalahati ko na pero hindi pa ako nanguumay. Ako maubos ko na pero hindi pa ako nanguumay. Pero yung itong ganitong flavor kasi usually nakakaumay talaga. Wala pa ulit-ulit na lang pero totoo na lang kasi. Tapos na ganyan eh, di ba? Tapos napagod na yung pang ako kakanguya. Ang dami pa rin parang hindi ko galit na galit. Kasi so, naabot ang 20 mo. Iba yung unexpect ko na ano, lasa na itong cream cheese. Parang parang maumay ako kasi from the word cream, pa lang na ano, cream tsaka cheese, parang nakakaumay, parang ganun ang. Tapos may Oreo pa. Tapos yung tsura niya parang nakakaumay. Parang sobrang tamis pero hindi. Yung unang sip ko kanina eh. Parang? Yung unang kong sip, parang hindi ko pa sure yung lasa kung totoo. Parang yung mukha, parang mukha. Hanggang. Tapos eh, malinamnam siya pero yung pagkalinamnam niya hindi nakakaumay nga. Tapos alam nyo ba pala, itong Macau Imperial Tea, ito. Meron silang over 350 stores daw. Philippines. Sa Philippines. Philippines? Oo. Basta yun, basta meron silang over 350 stores. Kasi as in, ano sila, palaging merong new branch, branch out sila ng branch out. Kasi siguro talagang ang daming demand. Neto, ng Macau Imperial. Tsaka hindi naman dadami ng ganun. Ano? Hindi naman ganun kadami yung magiging branch nila kapag hindi masarap. Hindi masarap. Kahit na alam nating medyo pricey. Ay, hindi pricey talaga. Pero sulit. Sulit. So that's it guys for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng video ko na to. And sana nag-crave din kayo sa Macau Imperial Tea na sobrang sarap talaga. Out of 10, 10. Ulit-ulit. Anong sinasabi mo kanina? Masarap. Paulit-ulit, masarap. So, sa mga taga-Isabela dyan, ano pang hinihintay nyo? Nag-branch out na ang Macau Imperial Tea sa Santiago City, sa Robinson's Place. So, bakit hindi nyo i-visit, di ba? Para matry nyo din itong Macau Imperial Tea. And thank you nga pala sa Macau Imperial Tea. Sana naman. Sana matry din namin yung mga iba pang flavors para naman magawa namin ng review. Ay, charot, may sinasabi ba? Baka lang. So, ayun guys, kung nag-enjoy man kayo sa panonood ng video ko na to, please don't forget to give this video a big thumbs up. Okay ba siya? Comment down below. Tapos may mag-comment lang kayo kapag gusto nyo ba akong makita. Ay, parang sasabi nyo kayo na nila. Sa ang video. So, ayun. And kung may mga video suggestions man kayo, please comment down below para magawa namin ng video para sa inyo. That's it for today's video ulit. Thank you for watching guys. See you till my next vlog. Bye!